Ayun. Hello mga kababayan. Hello again. Kumusta ang lahat? Ngayon, masyadong issue ang doon sa blood money ni kababayang Jenilyn Villaverde ba yun? Kung ako tatanungin, opinion lang. Alam ko sasabihin ng iba mukhang pera. Opinion lang sa akin, opinion ha. Kung ako tanungin, para sa akin eh, siguro i-grab na lang. I-grab na lang, kunin na lang yung pera. Pero maliit yun eh. Dapat gawing 200 million talaga eh. Maliit lang yun. 59 million pesos. Sa US dollar, 1.5 million. Napakaliit nun. Pinatay nila si kababayan, dapat mga 100 plus yun. 150 million o 200 million. Nagmumukha ng pera, no? Pero dahil ang tatay ni kabayan ay nanindigan, ituloy niya lang. Pero alam ko naman, ang sasabihin naman ng iba, mukha kang pera, ganyan, ganyan, ganito, natural na yun. Pero kung iisipin mo, sa panahon ngayon, i-grab na lang yun. Kasi maraming namamatay na naglalaho ang hustisya. Hindi natin alam kung nakakamit bang hustisya dito sa gitnang silangan. Wala tayong balita kung nakukulong ba si amo, kung pinatay ba si amo yung pumatay. Wala, diba? Kung magiging practical tayo, grab na lang money. Opinion lang yan, ha? Alam ko hindi ako nasa sitwasyon. Pero justice ang hingi ng mga kamag-anak. Go, 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 go. Ano lang yan? Tuloy lang nila ang laban. Pero mas marami pa rin nagsasabi, grab na lang ang pera nga. Ay, ganyan talaga ang buhay. Kapag pera. Kasi ang hirap makamit ng hustisya dito sa gitnang silangan. Napakahirap. Maraming mga namatay na naglalaho na kung nabibigyan ba ng hustisya o ano. Diba? Yan eh, opinion lang naman.